tinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act si suspended Bamban Mayor Alice Guo para sa D-Money Connection ho niya sa Pogos Camhab sa kanyang munisipalidad. Nagtungo ho mga kabrigada sa tanggapan ng Department of Justice ang Presidential Anti-Organized Crime Commission maging ang PNPCIDG para isubmit ang kahong-kahong ebidensya laban ho sa alkalde. Ang kay Justice Undersecretary Nicholas T. lumabas daw ang kaugnay ni Guo sa naturang na raid na Pogo Hub. Sa naturang reklamo, ang pangalang ginamit din ay ito nga pong Guo Wa Ping. Ang pangalan nakasulat sa dokumentong ipinakita ni Senator Sherwin Gatchalian na di umano'y totoong pagkatao ng suspended mayor. Sa ngayon kabrigada, pinoproseso na raw ang pagsailalim kay Guo sa Immigration Lookout Bulletin nang sa gayon ay mamonitor ang galaw ng mga alkalde. Maliban ho sa kanya, ilan pa sa mga sinampahan ng kaso ay mga Chinese nationals na officials ng Zun Yuan Tech, Hong Sheng at ng Bao Fu. Kabilang nga rin ho si Dennis Cunanan na malalang imbitado na rin sa susunod na pagdinig ng Senado. Si Cunanan naman kabrigada ay una na rin pong na-convict sa graft para naman sa di umano'y kamay niya sa pork barrel scam. Abot sa 156 na mga foreign nationals na nahuli sa na-raid na Pogo Scam Hub sa Porac, Pampanga ang ipapa-deport na. Sa naturang bilang, 126 ang mga Chinese, habang meron ding mga Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Ito ay kasunod ng naging order ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring tumatayong chairperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ipa-freeze ang assets ng Lucky South 99. Inatasan naman ang Department of Justice at ang Bureau of Immigration para i-facilitate ang deportation ng mga ito. Pinapa-blacklist na rin sila para hindi na muling makapasok sa ating bansa. What about her Philippine passport? Pag ipakita niya, yeah, you say, then that's fake. Tama ka doon. It should be revoked as well because her birth certificate is fake. Her father supplied fake information. Therefore, the basis to issue the passport has disappeared. There's no more basis to talk about. So that should be canceled as well. Okay, here's another quick one because Pogo we can talk about at length in another program. But Bamban is 7.5 hectares, right? I don't know how many, more than 20 buildings I'm presuming are there, right? There were two Pogo companies there, Wang Sheng and Zun Yuan. And then Porac is, I think, 10 hectares, if my memory serves me right. 46 buildings, Senator. What should we do with the structures, these buildings? In the law, government can seize the buildings and take control of the buildings. I know that in the Banban site, the government has already took control of the building. And this is for the purpose of preserving evidence and also filing cases. In the same manner, government will take over the Porac Pogo Hub. So again, in the spirit of preserving evidence. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Porac na sumusuway sa kanila, na kanilang pinatay, sinimintuhan, dyan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. So, yan ang aking masasabi sa ngayon. Nasaan na ba si Mayor Alice Guo? Totoo ba na nakatakas na di umano ang suspended Mayor Alice Guo o si Guo Wa Ping matapos na isiniwalat ni Senator Win Gatchalian ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Guo Wa Ping ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO patong nakasong kriminal at iba pa di umano ang may sasampa laban kay suspended Mayor Alice Guo. Madagdagan pa ito ng kasong gurgor pag napatunayan ang mga aligasyon ni Toto Kausing na di umano may mga nawawalang mga Chinese national sa Bao Fu compound na sinimento. Grabe to. Nanawagan si Toto Kausing sa Bureau of Immigration na i-check ang mga listing ng mga Chinese na hindi na na-extend ang mga tourist visa at ito na di umano ang mga biktima. Grabe ka talaga.
Guwaping, may binili na si Toto Kausing sa kanyang mga supporters na sana ipagdasal ang kaligtasan niya at sana malayo pa ang mararating niya at malanalo pa ito sa pagiging senador. Mag-iingat ka lang po, Attorney Toto Kausing. Hindi talaga basta-basta ang taong nasa likod ng kontrobersyang ito. Sana huwag nang patagalin ng ating mahal na presidente ang pag-total ban ng mga pugo sa ating bansa para matapos na ang mga karumaldumal na krimen na nagaganap sa likod ng operasyon ng mga illegal na pugo sa ating bansa. Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito, ito ang mga naging komento ng ating mga madlang netizen. Kailangan may patuloy pa rin ang pag-imbestiga sa ang sulok man sa Pilipinas na po ng mga Chinese. Kasi marami yan sila eh. Nagigipit tuloy ang taong bayan na siyang may karapatan mamuhay ng kahit kunting sagana lang naman sa Pilipinas. Sana ngayong darating na eleksyon, piliin ng mga tao yung mga karapat-dapat na manunungkulan sa pwesto yung makatawa at makapilipinas, hindi maka-China. Dapat alisin na yung pogo na yan. Magbibigay lang ng kasamaan sa ating bayan. Anhin nyo ang malaking kita yung pogo na yan kung malaking impluensya sa ating banyaga. Walang puntahan yan kundi maging masama na ang ating bansa. Kaya please, alisin na lahat ng pogo na yan. Magbibigay lang yan ang kasamaan sa ating bansa. Tama po lahat ang mga sinabi nyo, katoto. Huwag po kayo sana titigil na ibunyag lahat ang mga kawalanghiyaan na ginagawa ng mga inchi. Lalo na yan si Alice Gu. Nagpapanggap na anghel, pero walang hiya pala yan. Paano naging mayor yan? Habis na nagpapasalamat ang mga mamayang Pilipino sa iyo, katoto. Dahil wala kang takot na isiwalat ang mga kawalanghiyaan nila. Buhay po kayo, katoto. Dinideny po ng kampo ni Mayor Alice Gu na siya si Guwaping. Si Guwaping. Ito ang sabi ni Biklima, tumbok ng Winvestigador. Oh, Winvestigador. Paano po yun? Ano po reaction nyo doon sa kanilang denial? Anthony Jerry, ako kumbinsido na si Guwaping ay si Alice Gu. Tatlong bagay. Unang-una, tingnan natin lang yung litrato ng bata, yung malaking bata. Hawig na hawig ni Alice Gu. At kahit sinong tanungin kong mga kasamahan natin, talagang sinasabi na hawig siya. Pangalawa, kadugtong ng dokumento na yan, meron ding application yung kanyang pamilya. At si Lin Wendy nag-apply rin ng Special Investors Resident Visa. At nakasulat dun sa application ni Lin Wendy na mga anak niya, isa doon ay si Guwaping. Nakasulat doon, dependent daughter. Very clear. At yung registered address na isinulat ni Lin Wenhe ay Valenzuela City. Parehong address na isinulat niya sa kanyang incorporation papers. So ibig sabihin, nagtugma itong Special Investors Residence Visa at yung mga impormasyon sa incorporation papers ng mga kumpanya nila. Mm-hmm. At pangatlo, kaya walang mabigay tawagin ko ng Guwaping, ha? Mm-hmm. Si Guwaping ng detalye tungkol sa kanyang pagsilang, mm-hmm, yung kanyang elementary school, yung kanyang kaibigan. Dahil nga 13 years old, nasa China pa siya. At pumunta siya dito sa ganyang edad dito na nanirahan. At dahil hindi sila dumaan sa naturalization process, ang ginawa ng kanyang ama, nagsinungaling doon sa late registration at ibinigay itong mga peking detalye. Kaya naging Pinoy siya o naging Filipino siya gamit yung kanyang peking birth certificate. Oh, humaba na ho nang humaba itong teleserye na ito ng Lucky sa Farm. Lucky sa Farm. Yung itong kay Mayor Alice Gu na ito. Ano ho ba susunod? Kayo dyan sa Senate, nag-executive session pa kayo nun eh. Hindi pa ho ba tapos ito, Senator? At may kasunod pa ba? May hearing pa ba kayo sa Senate? Marami kasing nagtatanong anong connection nitong information sa Pogo. Ang kaya namin pinalawak yung investigasyon dahil maraming gumagamit itong late registration para makakuha ng Filipino citizenship na maling-mali. At kung ikaw ay meron ng Filipino citizenship, pwede kang bumili ng lupa at pwede kang kumuha ng Filipino passport. At ito naman yung connection sa Pogo dahil itong mga peking Pilipino meron ng Filipino passport at may Filipino birth certificate, nakakabili na sila ng lupa na katakot-takot. At pwedeng ipatayo dito yung Pogo Hub,
pwedeng, dahil may Filipino passport sila, pwedeng kumuha ng pera sa labas at ito na rin yung papasok yung money laundering angle. Kaya importante na maimbestigahan to at nag-file nga ako ng resolution para lalong pa maimbestigahan itong late registration process dahil naabuso at nababoy itong late registration process natin. Last question, maikli na lang. Ang tanong po sa inyo ng kampo ni Mayor Alice Guo, bakit daw po ba galit na galit kayo sa kanya? Hindi naman ako galit, no. Ito lang yung mga ebidensyang lumalabas. Ako naman ay ang aking mga pananaw at sariling pag-aanalisa ay galing sa mga ebidensya at dokumentong pinapadala. Ay, yun ang sa hearing at sa aking mga statements, lagi kong sinasite yung mga dokumento at tinatahi-tahi lang namin. So totoo lang, Anthony, katakot-takot na dokumento yung dumadating at inaanalisa namin, tinatahi namin para makita namin yung buong larawan in big picture. Kaya walang emosyon to kung di puro ebidensya lang ang tinitingnan natin. Senator Win Gadyalian, sir, maraming salamat. Thank po you, at maganda umaga po sa inyo. Ating pag-usapan sa ngayon itong ano na, parang ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang tinakwil ng mga Pilipino. Alam mo, ang kinabukasan ng isang bansa ay nagdidepende ng mas malaki sa mga karakter ng kanyang mga citizen. Ganon, mga kanyang mamamayan. Kung anong karakter natin, kung lahat ang karakter natin ay masisipag at hindi marinis, sigurado ako ng Pilipinas ay tatabo. Kung ang karakter ng mga Pilipino ay hindi nagpapabili ng boto, sigurado ako na ang ating binoboto ay tama. Kahit at wala ng skumilik pa o smartmatic pa na maaari na mangagaw ng mga boto natin. Sa sunod, isiwalat ko, marami na akong nalalaman sa smartmatic nung nakarang election. Sa sunod na lang natin yan. Ito A1 information. Ako lang ang meron ito. Exclusive ko po ito. Ha? Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purac. Yan, dyan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purac. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, ha, sa sugo ni Alice Guo, ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe, akala ninyo ha, akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Guo, pero sobrang satanas pala ito. Ay, nako. Sige, magagawan sila mga Marcos sa Norte. Pero hindi naman ako maniniwala na sa dahil sa mulat na tayo ngayon, Kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin makamarcos ka. Kumo ikaw Cebuano, makaduterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Wala, itabi mo yan. Isang tabi mo yun kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano. Pilipino tayo lahat. Magtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this Pearl of the Orientis. Ganun lang mo kasimple. Alam mo, naawa ako sa bansa natin. Pag hindi ako sisigaw dito, walang makikinig. Kaya kailangan, minsan kailangan natin sumigaw para may makikinig. Kagaya ng ginawa ko kanina sa Office of the City Prosecutor ng Manila, eh murang binabaliwala lang ang aking mga tinutulungan. Pero sabihin, wala na, alas 4 lang po magsasara ng Office of the City Prosecutor. Eh di, kumontra ako, nargumento ako, anong klaseng opisina ito? Meron ba kayong ipinalimbag o pinablis na announcement na yung Office of the City Prosecutor Manila ay hanggang alas 4 lamang? Bawal sa batas yan. Tinanis ko. Dahil
dahil nag-alsan ako ng busis, lumapit ang mga gwardiya at pumayag na yung kausap na taga City Prosecutor's Office na tatanggapin na ang reklamong aming ihahain. Pero ang problema, may panibagong problema. Biro mo ha, may style na naman itong office of the City Prosecutor of Manila. Gagawin kailangan ang lahat ng mga nakapasinir, patong-patong. Biro mo ha, sa ibang City Prosecutor's Office, walang pasinir-pasinir, stickler lang, pwede na. Sa inyo, gusto niya ba bibili pa ng pasinir? Ay, sobra-sobra kayo. Ha? Prosecutor, Chief City Prosecutor Giovanni Lim, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga tao na mga pobre sa Maynila. Pag sampa pa ng reklamo, bibili pa ng maraming pasinel. Ano kang klase? Ayusin nyo yan dyan. Yan ay, balik tayo dito sa informasyon. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit, ng malapit sa informasyon na nakikita. Si Alice Gupo ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores na yung taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go doon sa Civil Registrar's Office. Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan po siya sa liig. At kanyang mga kamay dito, may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo. Magtago tayo, huwag tayo magpakita ng ano. Kasi killer ito si Alice Go. Kinatandaan yung killer ito. Makikita nyo yung anghel ang mukha, pero killer. Marami na siyang pinatay. Uy, ito lang muna ay sasabihin ko. Ha? Pagkatapos, ano ang mangyari nito? Kung ibig sabihin ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod isisubalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na tayo natin maasahan yan kahit opposition ng mga leader natin. Down with them. Hindi natin maasahan yung BBM. Down with him. Hindi natin maasahan yung mga Duterte kasi inubos na ang mga dugo ng mga mamamayan. Dahil lamang kuno sa war on drugs na kung saan ang pinapatay niya, panay kalaban, para niya masulo yung negosyo sa droga. Down with Duterte. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na patay na si Duterte. Hindi ko alam. Kasi maraming umiikot-ikot. O palabas lamang yan. Pagkatapos, nag-anunsyo si Sara na resign siya. Well, well, well. That explains now the reason that we really have to fight for our own. Tayong mga tao. Para laban sa China, wala, huwag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Ng hindi Pilipinas, ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, mag-declare ako, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana ang gagawin natin. Kaya, mga kababayan, ipagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal at sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Kaya, never, never ako maniniwala sa China kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS, bawal din sa territorial rights natin yan kasi sovereignty rights nga yan, pero extension ng ating territorial rights yan kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin ng gas dyan
ano makukuha natin na isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan, dyan sa loob ng exclusive economic zone at tayo lang Pilipinas ang may karapatan.